there is right. Good morning. Hello. Good morning, Ma Inshad. Good morning. So today we will go to Auslan Derby Horde. Kukunin natin yung ID. The first time na nandito ako sa Germany, ang ginawa namin, dumating ako February 12, 2021. And then nagstay muna kami sa bahay for 14 days quarantine. And then after that, my husband already have the appointment in Ein Monumeldeam. So February 21, I guess 21 or 22. Meron kaming appointment sa Ein Monumeldeam for the registration. And then binigay namin yung passport ko, and then translated marriage contract to register my name in Ein Monumeldeam. And then they coordinate with the Auslan Derby Horde. And then after that, wait, I will check. Kasi meron akong notes na ginawa para hindi ko makalimutan. Yon. So they need passport, one piece passport picture, and then the translated marriage certificate. And then after a week, naka-receive kami ng letter from email from Auslan Derby Horde. Then meron kaming appointment doon. That was March 26. And then pumunta kami doon. Binigay ko yung passport ko and then the fingerprint. Tapos binigyan nila kami ng Vorlaufige Bescheinigung über einen bewählten Aufenthaltstitel. Ang hirap. Tsaka letter for FAWAES for the registration. Then after 8 weeks, eto na nga, May 25th. So ngayon makukuha na namin yung ID. So mamaya samahan niyo kami. Dito na tayo sa parking lot. Kailangan magsuot ng mask. Hintay ko lang si Javi. Akit na tayo. Danke schön. It is so good, my chat. Ayan. Orange on girl. Ayan. Tingnan nyo, yan yung mga bike na yan. Pwede yung i-rent. Ayan. Maramihan dito nagbabike eh. So, nandito na tayo. Doon tayo pupunta sa may 39 Eberhard Ein und 30 Eberhard Straße. Diyan. So, nandito na tayo. Medyo hinaan ko lang yung boses ko. Masyado kaming maaga. Kailangan pa ng 10 minutes.
Waiting tayo for 10 minutes. Dito tayo sa loob. So guys, di ko na kayo dadalhin sa loob kasi bawal daw mag-film sa loob. So guys, nakuha na namin yung ID. And then, mamaya kwento ko sa inyo. Dito muna tayo sa automat, guys. Ayan. Si Javi. Pabayaran niya muna yung parking. Pakita ko sa inyo. €2.90. So yan, ngayon pwede na tayong danke schön. Yes, baby. So, dito na tayo. Ayan, hello po. Nakarating na po kami sa bahay. Welcome back to our home. Ayan, ngayon po, ikukwento ko sa inyo na na-receive ko na ang aking residence permit. I'm so excited. So, ano ba yung nakalagay dun sa residence permit? So, syempre, first yung picture. And then, nakalagay dito yung name and surname, gender, nationality, date of birth, and type of permit. Sa akin nakalagay, residence permit. English ko na lang kasi ang hirap big kasi nung, ano, Deutsch. Tapos, card expiry, remarks, passport number nakalagay din, and passport expiry, and of course, the last one, yung signature, nakalagay din siya dyan. Tapos, tinanong ni Javi dun sa, ano, sa Auslander Bejorde, kung kapag aalis ka, kapag lalabas ka, kung okay lang bang etong residence permit lang yung dala. Ang sabi nung babae doon, hindi daw, kailangan kasama pa rin yung original passport. Kailangan magkasama to, original at saka yung residence permit. So, ang advice ko lang, pag lumabas kayo, sasama nyo na rin pati yung, ano, yung passport nyo para sure. So, yun lang ang ating video for the day. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe. Thank you. Bye-bye.